first topic of our of your hot seat series is about choosing purity. Sabi mo nga, choosing purity. Or choose purity. Because why? Because we live in such a generation na kung saan, di ba makita natin na common na ang mamuhay ng impure. Unlike noon, sabi ko nga nung siguro yung way back mga 10 years ago, siguro way back nung kabataan ko during the early 2000s, parang pag tinitingnan ko yung kabataan noon, sa kabataan ngayon, parang sabi ko, nung kabataan namin, nung 12 years old ako, naglalaro pa ako eh. Nag-enjoy ako sa pagkabata ko. Pero ngayon, 12 years old, nagugulat ako. Nakita, tatlo na girlfriend, apat na girlfriend. Samantala ako, ilang years na ako single. Di ba? So, mapapagod ako, Lord, sana all. Buti pa itong mga batang ito, marunong lumandi. Parang sabi ko nga, ako kaya, lumandi na rin. Kaya ako, ayan ako. Nagugulat ulit ako. Okay? So, iba talaga. No? Lalo na ngayon sa panahon natin ngayon na kung saan, di ba, it's common na. Very common, but it doesn't mean that na common siya ay tama siya. Amen? So marami ngayon, di ba, na pag sinabi mo na ikaw, ilan na ba ang girlfriend mo? Ilan na ba ang naging jowa mo? Ilan na ba ang mga nakasiping mo? Di ba, sa pamantayan ng mundo, di ba, about siya bilangan. Okay, bilangan ang usapan. Pero makita natin na hindi eh. Amen. At hindi lang po basta sa kabataan, but also sa mga young adults, sir po dito, mga young adults, young professionals. Okay, may ilan din na, okay, parang ikaw, married couple ka na. Okay, matagal na kayo married. Pero makita natin ang purity kasi in all aspects of life. In all seasons of our life. Mapayut ka man, mapatawag ito, young professionals ka man, mapamatanda ka man, ang purity po ay para sa lahat. Agree po ba kayo doon? Amen. And in our generation po, no, at in, especially in our time, siguro isa sa mga posibleng question po ninyo is it possible for me to live in purity? And why? Because, Pastor, nag-fall ako eh. Pastor, I'm still struggling with sin. Pastor, I'm struggling with pornography. Diba? I'm struggling, di ba, with looking, di ba, yung looking lustfully at women or women looking lustfully with men. Ako doon nagulat. Bisa may makikita ako sa Facebook, mag-scroll ako doon, magugulat ka pag babae yung ini-interview, ikaw ilan na ba nakakaroon? Nagugulat ako, sabi ko, yung panahon ko, di naman ganun ha. Yan, bata pa po ako ah. Yan. Parang di kayo makapaniwala. Okay, 33 pa lang naman si Pastor. Turning 33 this month. Okay? But sabi ko, bakit ganun? Ibang-iba. Kaya ako naging question ko din yun na, is it possible for me to live in purity? Because why? Katulad din yun, nag-struggle din ako. Katulad din yun, galing din ako sa ganung buhay. And I'm still, di ba, ako bilang isang Kristiyano, di ba, it's a daily battle eh. Di ba? Kaya you need to fight for purity. You need to choose purity, di ba, in every season of your life. At siguro ang tanong nyo, how can I choose purity? So sa pag-uusapan po natin ngayon, no, now there are numerous people in the Bible na makita natin, nakilala sila, okay, sa iba't ibang bagay na chinampion nila. Okay, but I won't be speaking about David. I won't be speaking about Solomon or Samson. But let me speak to you about Joseph. Amen. Sino po yung nakakakilala kay Joseph? Diba? Joseph the Dreamer. Sa Tagalog, ang pangalan niya ay si Jose. Yan. Actually, ang pangalan ni Pastor Jose Narwin. Okay? So, parang bantot ng Jose, ha? Okay? Parang sana Joseph na. But anyway, pangalan pa rin binigay ng Panginoon yan. Okay, so sa pag-usapan po natin, I want you to open your Bibles in Genesis chapter 18. Verses 1 to 20. Yeah, taas nga po ang ating mga Bibles. Taas ang ating mga Bibles. Mobile Bibles. Parang walang Bible, walang mga dalang Bible to ha. Okay ha. Yeah, dapat may lagi tayong dalang Bible. Okay, Genesis chapter 18 verses 1 to 20. Now let me read it for you from the New International Version. Sabi ganito, now Joseph had been taken down to Egypt. Now Potiphar, an Egyptian who was one of Pharaoh's officials, okay, the captain of the guard, bought him from the Ishmaelites who had taken him there. Verse 2, sabi na, and the Lord was with Joseph so that he prospered, and he lived in the house of his Egyptian master. Now when his master saw that the Lord was with him, sabi mo nga, sabay-sabay natin basahin verse 3, when his master saw that the Lord was with him, and that the Lord gave him success in everything he did, verse 4, Joseph found favor in his eyes and became his attendant.
Potiphar put him in charge of his household, and he entrusted to his care everything he owned. From the time he put him in charge of his household and all of that he owned, the Lord blessed the household of the Egyptian because of Joseph. And the blessing of the Lord was on everything Potiphar had, both in the house and in the field. So Potiphar left everything he had in Joseph's care. With Joseph in charge, he did not concern himself with anything except the food he ate. And next verse, sabi doon, now Joseph was well-built and handsome. Para po yung nakatayo sa harapan ninyo. Yan. Yan, dyan tayo magaling. Yan. Sino po nag-agree? Ganun si pastor. Parang walang nag-agree, ah. Oh, yeah. So sabi, now Joseph was well-built and handsome. And after a while, his master's wife took notice of Joseph and said, come to mama. Okay. Sabi doon, come to bed with me. Verse 8, ano sabi ng Bible? But he refused. Kung Pilipino daw to, yes ma'am. Okay. Buti na lang, hindi Pilipino daw si Joseph. Verse 8, sabi, but he refused. Sabi nga, with me in charge, he told her, my master does not concern himself with anything in the house. Everything he owns, he has entrusted to my care. And no one is greater in this house than I am. And my master was withheld nothing from me except you because you are his wife. Sabi ni Joseph, lahat naman pinagkatiwala sa akin asawa mo. Lahat niya pinagkatiwalaan ako. At talaga sinasabi niya na i-manage ko yan except sa'yo. Sabi ni Joseph, ito magandang response si Joseph. How then could I do such a wicked thing and sin against God? Verse 10, and though, diba, she spoke to Joseph day after day, he refused to go to bed with her or even be with her. Verse 11, and one day, diba, he went into the house to attend to his duties, and none of the household servants was inside. She caught him, diba, by his cloak and said, come to bed with me. Malabas, yung asawa ni Potiphar, talagang sabik ng matikman nga si Joseph. Tumating nga sa point, sabi nung nakitang walang tao, silang dalawa lang doon sa bahay, di ba? Nais nga sana maghabulan o magtagu-taguan. At nung nakita nga si Joseph, anong ginawa niya? Hinawakan niya kaagad. Ayaw niya napakawalan at sabi nga, come to bed with me. Yan, sabihin mo nga sa katabi mo, o ako sasabihin, yan. Nakala ko sasabihin niya, yan. Diyan tayo magaling eh. Diba? So, come to bed with me. But ano ginawa ni Joseph? But he left his cloak in her hand and ran out of the house. Verse 13, and when she saw that he had left his cloak in her hand and ran out of the house, she called her household servants. Look, she said to them, this Hebrew has been brought to us, to make sport of us, and he came in here to sleep with me, but I screamed. And when he heard me scream for help, he left his cloak beside me and ran out of the house. And the story goes on what happened, pinakulong si Joseph ni Potiphar. Ayan. Palakpakan po natin ang pagbabasa po ng salita ng Diyos. Now, let me give you a short background of this story. Now, Joseph po, no, so I think we all know about Joseph. Marami na tayo napakinggan about Joseph, no? Now, Joseph po was the 11th son of Jacob and his firstborn son, di ba, with his beloved wife, Rachel. At pag tinignan natin ang story ng Genesis, lumalabas si Joseph po was the favorite, sa mga favorite. Yeah, he was the favorite among his brothers. Kaya nga, labis siyang pinagseselosan at kinaiinisan ng kanyang mga kapatid. At dumating pa nga po sa punto na mas lalong tumindi ang galit at selos po nila kay Joseph. Because why, nung nakita nila, okay, na si Joseph ay nakatanggap ng special robe na, I think rainbow colors ito ng robe, okay, mula sa kanilang tatay, na nagsisimbolo talaga na, ah, favorite ko itong anak ko ito. Okay? Kasi nga, si Joseph din po ay pinanganak sa katandaan na rin ni Jacob. Okay? Then, thus, lalo pa pong dumagdag ang galit ng kanyang mga kapatid. Okay, when Joseph po, no, dreamt not just once, but twice. Yan, sino po dito fan ng twice? Meron po ba? Ah, meron, no? Lalaki, meron po ba dito? Ah, meron. May mga lalaki dito. Kasama nyo daw si pastor. Joke lang. Yan. O, hindi, ah. Yes or yes daw, di ba?
Yan. But anyway, then Joseph dreamt twice, di ba? Tapos yung dream mismo po na may interpretation na lumalabas that he will rule over his brothers. Tingin nyo anong mararamdaman ng mga nagsiselos at galit-galit ng mga kapatid mula dun sa kanyang panaginip, magagalit! Kaya nga, dumating nga sa punto, okay, that there was a time nung bibisitahin ni Joseph ang kanyang mga kuya, ang sampung niyang mga kuya, malayo pa lang si Joseph, naglalakad pa lang si Joseph doon, no? Napaka-inosente, napaka-mabait na bata, pero yung mga kuya niya, nais na siyang patayin. So bakit? Galit eh. Nagsiselos. Okay? Kasi sabi nito, yabang naman ito, porkit ikaw ba paborito ni tatay? Ngayon may panaginip ka na. May panaginip ka, sasabihin mo, mamuno ka sa amin. But we all know, di ba, ang story naman na ay prophecy siya nung plano ng Diyos para sa bansang Israel. Amen? Kaya one day habang papunta si Joseph sa kanyang mga kuya na nag-alaga ng kanilang mga tupa, ay pinagplanuhan siya ng masama. And the original plan po was to kill Joseph. But one of his brothers gave a suggestion na huwag siyang patayin. Actually, binugbog na nga, itinapon dun sa well, at ang balak talaga niya patayin. Pero sabi ng isa sa mga kapatid nila, I think it was Judah, na huwag na lang natin siyang patayin, pagkakitaan na lang natin. Kaya nga ang ginawa ng mga kanyang mga kuya, ibinenta siya sa mga Ishmaelite merchants who were traveling. And because of that, in chapter 39, di ba, nabanggit ng book of Genesis that Joseph Pono was sold, okay, in the land of Egypt, and was bought Pono by an Egyptian man named Potiphar, who was one of Pharaoh's officials, the captain of the guard. So let's go back again to the story. No? In Genesis chapter 39, verses 2 to 6, andyan pa po ba kayo? Nakasunod po ba? Sabi ng chapter 2, verse 2, the Lord was with Joseph so that he prospered and he lived in the house of his Egyptian master. Sometimes, iba in our lives, makakaranas na tayo ng ganyang mga Excel experiences. Actually, ang Bible po no, ay mayaman, di ba, ng mga kwento, ng mga karakter na nakaranas sila ng mga Excel experiences nila. Yet, di ba, during those Excel experiences, doon nila naranasan po no, ang kamay ng Diyos sa kanilang buhay. Amen? Sabi ng verse 3, and when his master saw that the Lord was with him and that the Lord gave him success in everything he did, anong ginawa po, ano po nangyari? Joseph found favor in his eyes and became his attendant. Because why? Everything po was according to God's plan. Yes, di ba, Satan meant it for evil, but God meant it for good. Okay? Kaya nga from the time he put him in charge of his household and all of that he owned, the Lord blessed the household of the Egyptian because of Joseph. Alam mo, minsan ganun tayo as Christians eh. Diba? Na maaaring minsan, nandun tayo sa workplace natin. Okay, pero ginagawa mo yung kalooban ng Diyos sa iyong buhay. Pagkukulat ka, pinaprosper ng Diyos ang gawa ng iyong mga kamay. Amen? Sino po naniniwala and receiving that? Amen? And sabi nun, the blessing of the Lord was on everything Potiphar had. Kaya nga, bakit pinagpapala lahat? Noong ang tuwa si Potiphar, kasi why? Pambira, naka-jackpot ako dito kay Joseph. Lahat, nasabi ko sa, kumbaga si Potiphar, sulit yung ibinayad ko, kasi why? Lahat ng hawakan ni Joseph ay pinagpapala ng Panginoon. Kaya nga, ginawa ni Potiphar, okay, ipinagkatiwala lahat kay Joseph. Yung tahanan niya, at even yung business niya, yung doon sa field. Sabi doon, the blessing of the Lord was on everything Potiphar had, both in the house and in the field. So Potiphar left everything he had in Joseph's care. With Joseph in charge, he did not concern himself with anything except the food he ate. Palakpakan po natin ang pagbabasa ng salita ng Diyos. So ang ganda, because why? Ang ganda ng story, di ba? Yes, Excel siya. Ipinatapon siya. Pero magugulat ka na ang kamay ng Diyos talaga nandun kay Joseph. Amen? But here's the part. There's a conflict here. Pagdating ng verse 6b, sabi ganito, now Joseph was well-built and handsome. Parang ulit nung nasa harapan ninyo. Amen? But sabi ng verse 7, and after a while, his master's wife took notice of Joseph and said, sabi mo nga, sa harapan mo, okay? Sabi mo nga, come to bed with me. So here's now the conflict. Yes, pinagpapala ng Panginoon.
Pero magulat ka syempre ng kaaway, hindi siya papayag talaga na maging successful ka sa plano ng Diyos sa buhay mo. So what happened? Here's the problem. There's a temptation. At lumalabas yung temptation po na ito, no, is to compromise Joseph's purity. If we'll go back to the story of Joseph, inosente yung bata eh. At magugulat ka na yung bata, habang lumalaki siya, okay, talagang pinagpapala ng Diyos. Pero ganun, tayo, ganun din tayo as Christian eh. Sisimula tayo maayos tayo, but doon yung conflict na nais ng kaaway na pabagsakin tayo. At here, yung asawa ni Potiphar po ngayon po no, was an Egyptian woman, okay, na talagang, nung nakita niya si Joseph, parang lang, nung nakita ng babae, okay, si Joseph, parang, yummy naman ito. Diba? Sabihin natin, baka naglalaway, or talagang, tawag ito, tuyo na tuyo yung babae, na parang, pogi nito ha, mas, ano to, mamaskulado. Diba? And, may offer ng temptation. And the problem kasi with temptation kasi, di ba, it is very ano, appealing eh. Hindi ka naman itetempt ng kaaway ng mga bagay na hindi appealing sa'yo. Lagi tayo itetempt ng kaaway ng mga bagay na talagang, ano eh, yung appealing talaga sa atin or yung mga kainaan natin. But here, di ba, but here in this story, makita natin na paano, di ba, na overcome, di ba, ni Joseph yung temptation. And the same time, how did Joseph po, no, choose to be pure or choose purity? Because why? Di ba, may purpose. Sino po dito naniniwala na may purpose ang Diyos sa buhay mo? Di ba, may plano ang Diyos sa buhay mo? But did you know po na malaki ang gagampanan, di ba, ng pag-walk mo sa purity para, di ba, ma-fulfill mo yung purpose ng Diyos sa buhay mo? Because why? Kapag sumablay dito si Joseph, apektado yung ano. Yes, definitely, di ba, God is sovereign. Pero definitely, may mga consequences yun. Ayaw ng Diyos na isuffer ni Joseph ang mga consequences. But here in this story, paano pinili ni Joseph na manatiling pure? Sino po dito ready na? So if you're ready, sabihin mo sa katanin mo, ready ka na ba? Number one is this. Sabay-sabay natin basahin. 1, 2, 3, go! Refuse. Sabihin mo sa katanin mo, refuse. Verse 8, sabi ganito, but he refused. Sabi nga doon, with me in charge, he told her, my master does not concern himself with anything in the house. Everything he owns, he has entrusted to my care. Alam mo, ang ganda ng sagot ni Joseph. Paano siya nag-refuse? Sabi nga, no. Sabi mo nga, no. No. Parang labot ng no mo, ah. Sabi nga, no. No. Diba? Pag ikaw ba tinitay, paano ba ang no mo? No. Sa mamaya, no. Sa mamaya, yes. Diba? Patay. So, ang sagot ni Joseph ganito, when he was being seduced by Potiphar's wife, I refuse. Ayoko. Meaning sa Tagalog, tinanggihan. Naranasan mo na bang matanggihan? Yeah, parang pasang sakit, di ba? Or, di ba, bakit mo tinatanggay kasi ayaw mo eh. Di mo naman tatanggay yung isang bagay na gusto mo, pero ayaw talaga ni Joseph. Ayaw ni Joseph. Kaya the very first thing Joseph did when he faced such temptation is to refuse the offer of Potiphar's wife na come to bed with me. Now, when you say refuse, refuse means po, no, is letter A, to express oneself as unwilling to accept. Hindi niya tinanggap yung offer. Sorry, ayoko. Letter B, to show or express unwillingness to do or comply with. Letter C, diba, to not allow someone to have or do something. Kaya pastor, ano ba ang masama doon sa offer nung ano, nung asawa ni Potiphar? Sabi lang naman, come to bed with me. Sa Tagalog, halika, samahan mo, tabihan mo akong matulog. Ang question, matutulog lang ba talaga? Don't take it literally because why? Come to bed with me is a figure of speech which means have sex with me. Ngayon, sa panahon natin, di ba ngayon, mag-meet up lang kayo, di ba, mamaya-maya. Pag nagkakindata na, mamaya, pupunta ng hotel yan, magmumotel na. Eh, pastor, baka madali lang kasi tanggihan ni Joseph yung asawa ni Potiphar. Tanungin po sa akin, bakit? Kasi baka matanda na. Diba? Bata ka, tas matanda. Sabihin natin, asawa ni Potiphar, nasa 50 years old, tingin mo, papatulan ni Joseph yun. Hindi.
Pero during those times, when you see, now remember Potiphar was a, ano po, was a, ano po, Pharaoh's official and the captain of Pharaoh's guard. Meaning mataas ang posisyon itong lalaking ito. And during those times, when you see Egyptian women, lalo asawa ng mga, ano, ng mga official, maganda ito. Sexy ito. Isipin mo na yung mga sexing babae. Ingat. Mga magkasala tayo, mama. Alam mo to si Pastor eh. Iba rin eh. Iba? At, nakakalungkot kasi, ang bago ko na dito, yung asawa ni Potiphar, sinisiduce nga si Joseph. Now, the question is, why refuse? Why do we need to refuse? Why do you need to say no? Because there's always temptation. Laging may temptation. Pastor, pwede ba Christian na ako at wala ng temptation? Sorry to say, meron. But remember, temptation po, no, is not yet sin. All of us have been being tempted. Amen? But to give in to temptation is sin. Diyan pa po ba kayo? Don't be condemned if we are being tempted. Because why? Everyone of us are being tempted. Sa iba't ibang pamamaraan lang at iba't ibang degree. Amen? Maaaring isang bagay na katemtem sa akin ay hindi katemtem sa'yo. At may mga bagay na hindi katemtem sa akin pero katemtem naman sa'yo. Andiyan pa po ba kayo? At laging nandiyan ang presence ng temptation. Okay? Hindi natin maiwasan dyan. Punta ka sa social media, meron. Pumunta ka ng sa daan, meron. Sa office mo, meron yan. Okay? There's always an offer. Laging may offer ang mundo. Diba? To give in sa temptation. That's why you need to refuse. Practice to say no. Sabi mo nga, no. No. Tigasan mo naman. No. Parang yung no mo, mamaya maging yes eh. Okay? At hindi ka makakaiwas sa presence ng temptation. Nandiyan lagi ang presence ng temptation. Pero ang mag-give in sa temptation, makakaiwas ka. Ika nga nila, di ba? Hindi mo maiwasan na may mga lumilipad na ibon o buitre dyan sa isipan mo. Meron yan! Pero maiiwasan mong mamugad at mangitlog yan sa isip mo. Amen? Amen? Kaya nga, tanda na temptation po ay hindi pa kasalanan. Pero ang mag-give in sa temptation, ayun na ang kasalanan. Amen? At ang problema mo sa temptation, ganito. Ang trabaho ng temptation is to trigger or to provoke our sinful flesh. Pastor, pwede ba yung Kristiyano na ako at di nag-struggle in sin? Pwede, pero meron pa rin kasi tayo habang tayo nabubuhay sa mundong ito. Kaya sabi ng scriptures, kailangan patayin mo yung desires of the flesh para mabuhay yung desires of the spirit. Amen? Pero problema ganito, yung temptation, outward force kasi yan eh. Okay? Ang problema natin, yung nasa inner self natin. Na ginagawa ng temptation, i-trigger, i-provoke yung sinful flesh natin. Kaya nga, lagi naman may offer ng temptation. Di ba? Na minsan tumingin ka, minsan sa IG, Pastor, bakit ganun yung ano ko, yung search button ko sa IG, puro ganito nakikita. Ano kasi yan? Algorithm mo yan. Yeah, meaning yan yung lagi mo sinesearch. Ayan. Minsan may ganun nakausap. Pastor, ba't ganito lagi nakita? Puro bike. Hindi, kasi lagi mo sinesearch. Ayan. Kaya iba i-search mo. Sabi mo sa katabi, iba naman kasi i-search mo. Ayan. Mamaya tingnan natin mga IG nga. Tingnan natin kung ano lumalabas dyan. Ayan. Ayan. Okay? Okay, lagi na. Okay, Pastor. Lagi naman may offer ng temptation, di ba? Na ano yun, na makipag-flirt. Diba? Wala namang makakahuli sa akin eh. Okay? But you need to learn to refuse. Kasi nga, noon, ito nga eh, nagagawa mo naman mag-senior sa ibang bagay, i-practice mo sa temptation. May ilan naman ang dahilan, eh hindi naman ako nag-give in sa temptation. Pero nasa borderline naman ng temptation. Meaning, nakikipaglaro sa temptation. Kung nga, ito tinitingnan na, ay, tara, tigil ko na. Don't do that. Because why? Hindi pwede na maglalaro ka ng apoy tapos ayaw mo mapapasok ka. Sabi mo nga sa katabi mo, hindi pwede yun. And the same thing is, no one is strong to play with temptation because we are all too weak for that. Amen? Kaya nga sabi mo, learn to say no. Learn to say no.
Parang ilan lang ang nagsabi nun, na. Sabi mo nga, no! No! Diba? Tigasan mo yung no mo. Diba? Diba? Kung nga, may naniligaw sa'yo, diba? No! Diba? Pero pag type mo naman, pogi eh. Diba? Ah, diba? Yeah. Pogi. Diba? Pero di Christian. Pero baka mo born again. Diba? But learn to say no. Marami yan, diba? Maraming mga bagay, diba, na talagang ang target pabaksakin tayo. Pero kailangan natin matutunan how to say no. Kasi number one is to refuse. Okay, number two is this. Remember God. Sabi mo nga, remember. Verse 9, sabi dito, and no one is greater in this house than I am. And my master has withheld nothing from me except you because you are his wife. But look doon sa naka-italize na mga words susunod. Sabi doon ganito, ganda ng sagot ni Joseph. Kasi paano naging sagot ni Joseph? Sabi ni Joseph ganito, how then could I do such a wicked thing and sin against God? Lahat naman tayo dadaan tayo sa temptation. Pwede naman kasi nag-refuse ka. Pero, minsan kasi biglang mamaya-maya ay parang, minsan magko-compromise ka eh. Pero para hindi ka mag-give sa temptation, alalahanin mo si Lord. Question is this, why remember God? Tanong mo nga sa katabi mo, why remember God? The answer is this, because when we sin, we hurt God above all else. Pag nagkakasala naman tayo talaga, ang unang-una naman talaga natin nasasaktan ay ang Diyos. Now, Joseph was able to refuse the seduction of Potiphar's wife because he remembered God. He was able to refuse and resist the temptation by saying it would be a sin against God. Naalala ni Joseph na, si Lord ang nagdala sa akin dito. Pinagpala ako ng Diyos dito. Si Lord naglagay sa akin dito. Mapapansin mo, hindi sinabi ni Joseph na magkakasala ako sa'yo. Which is tama naman. Tama po ba? Hindi naman din sinabi ni Joseph, pwede nga naman sabihin na magkakasala ako sa asawa mo na boss ko. Pwede nga naman sabihin yun. Pero hindi nga sinabi. O sinabi, pwede naman sabihin ni Joseph na magkakasala ako sa sarili ko. Now, don't get me wrong, tama yung mga bagay na yun. Tama pa rin naman po ang mga bagay na yun. Pero what is amazing about the answer of Joseph? Balikan natin, sabi nga, how then could I do such a wicked thing and sin against God? Because why? Tanungin po sa akin, bakit? Because all sin, regardless what it is, all sin is against God. First and foremost. Amen? Kaya nga, unang-una, hindi naman ako, pwede nga naman sabihin na, hindi naman, let me rephrase it. Unang-una, hindi naman ako sa iyo, o sa asawa mo, o sa sarili ako, magkakasala. Parang unang-una, magkakasala ako sa Diyos. Unang masasaktan ko ay ang Diyos. Maganda kay Joseph, mahal nga si Lord. Amen? Ikaw ba kapag mahal mong isang tao, gagawin mo isang bagay ba na ikasasakit nga? Pero bakit natin ginagawa? Sa totoo lang po na when we are under pressure, such excuses are rationalized away. Pwede, ganito. Pwede nga naisip nga na magkakasala ako sa'yo, pwede nga na mag-irrationalize yun eh. Pwede nga idahilan na, eh, ikaw naman ang lumapit eh. Diba? Kumbaga, palay na nga lumalapit dun sa manok, tutokain ko na lang. Question, manok ka ba? Diba? Tingnan mo katabi mo, manok ba yan? Diba? Pastor, di po tumutok ka, pumuputok lang po. Diba? O kaya pwede nga naman sabihin, eh, pareho naman natin ginusto to eh. Diba? Pwede nga naman irrationalize na ganun eh. Diba? Pa-victim. Diba? Sisihin pa, eh ginusto mo rin naman. Ito pa, yung sinagot nga na magkakasala ako sa asawa mo. Pwede naman sabihin yun eh. Tama naman yun eh, pero problema ganito. Pwede nga rin naman ito irrationalize na, pwede nga naman ito irrationalize, tapos itago, tapos patago gawin pa rin nila. Tapos pwede nga naman sabihin na wala namang ibang makakaalam eh. Kasi nga bakit? Pareho naman natin ginusto to eh. Diba? Type, marupok ako, pa-fall ka, bagay tayo. Ayan.
O kaya pwede nga naman sabihin na magkakasala ako sa sarili ko. Pwede nga naman din irrationalize ito na okay lang naman, ako lang naman masasaktan dito, walang ibang tao. No. Remember this, one of the most, ano po, di naman terrible, kasi all sins are terrible, pero one of the sins that is very damaged, ano, talaga nagdudulot ng matinding damage, is sexual sin. Ilang families na ba ang nasira because sexual sin? Ilang life groups na ba, churches ang nasira because of sexual sin? Are you still with me? Because why? You're not only sinning against other... Kasi ang... Bakit terrible ang sexual sin? Because why? Unang-una, you're sinning against God. Pangalawa, you're sinning against your own body, which is the temple of the Holy Spirit. Pangalawa, yung pinagkukumitan mo na kasalanan, you are sinning against that person who is also made in the very image of God. Pang-apat, di ba? The people around you. Diba, makakabalita tayo, Pastor. Lahat, kasi tayo, lahat tayo babaksak. Ano yun? Lahat tayo may tendency. Huwag mong isipin na hindi ako babaksak dyan. No, lahat tayo may tendency. Even pastors, even leaders, every one of us. Kaya nga, remember that sexual sin is not just between two consenting people. It is an act of disobedience against God. Kaya nga, before you give into sin, alalahanin mo sa Diyos. Balikan mo yung word, di ba? Minsan, di ba, kaya sabi ni David, Lord, how can a young man, di ba, stay in the path of purity? Di ba, by keeping your word, by remembering your word. I mean, balik ka doon, di ba? Minsan, ganyan tayo, Pastor, nag-refuse naman. Ako lang naman, may iba naman sa atin nag-refuse. But the problem is, hindi sapat yung pag-refuse. Kailangan balikan mo ang Diyos. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. So remember God. Diba? Balikan mo, diba, yung mga bagay na ginawa sa inyo ng Diyos. Because why? Lord, ang bait mo sa akin. Si Joseph, maari nung time na yun, diba, nung talagang tinetempra siya ni Potiphar, nung asawa ni Potiphar pala. Diba, katawad pag si Potiphar pang nagtempe, no? Asawa pala ni Potiphar. Kaya po kaya mag-preach dito. Bang hirap. Ayan. Diba talaga ang tindi sa ko pambira. Kaya ginawa ni Joseph, Lord, alalahanin kita. Lalo na kapag dumada, talagang ganda. Kung ba, niya ganun-ganun pa yung legs niya. Pag nagwawalas, ginaganun pa. Kaysa ay ganun, ginaganyan. Sabi ni Joseph, Lord, ayoko. Alright, number one is refuse. Number two is remember God. Number three is this, resist continually. Or continually resist. Verse 10, and though she spoke to Joseph day after day, sabi mo nga day after day. Day after day. Ito malupit, araw-araw. Diba? Buti nga, hindi pa nilagay night after night eh. Pero alam naman natin yan, day after day, araw-araw. Baka pagkagising sa umaga, come to bed with me. Sa tanghali, come to bed with me. Diba? Sa gabi, come to bed with me. Araw-araw. But ano sagot ng Bible? He refused to go to bed with her or even be with her. I love what Joseph did. He didn't just refuse it. Pero hindi niya lang basta tinanggihan yung offer, pero tinanggihan niya o nilalayo niya talaga yung sarili niya doon sa temptation. Problema kasi natin minsan kasi ganito. May ilan yung temptation na lumalapit. Pero may ilan tayong lumalapit sa temptation. Ginawa ni Joseph, he resists it continually. Diba? Hindi niya labas at inanggihan yung offer. Pero as much as possible, iniiwasan niyang makasama yung asawa ni Potiphar. Kumbaga, may radar eh. May tututututut. Pag nandiyan, layo na ako. Diba? Dapat may ganun tayo, no? May radar eh, no? Now the question is, why resist? Because there's always the presence of sin. Alam mo, nung na-born again ka, nung tinanggap mo si Jesus Christ, inalis ka doon sa penalty of sin. But the presence of sin is still here. Maalis lang tayo dyan the moment kinuha na tayo ng Panginoon. Sino po sa inyo dito gusto mo lang mawala sa presence of sin? Alam mo na, di ba?
Alam ko po, kami pong mga pastor, meron po kaming lisensya mag-baptize at mag-libing. Bago sa inyo, i-apply ko yung pangalawa sa inyo. Ayan. Ayan. Now, question is, why resist? Kasi hindi ka talaga titigilan ng temptation. Habang buhay, okay, ay habang buhay ka at humihinga sa mundong ito, meron at meron yan. Amen? Sabi nun sa verse, araw-araw, di ba, may offer yung asawa ni Potiphar. Mag-sex tayo. Di ba? Kahit sandali lang. Pakita mo lang sa akin. Di ba? Problema yung asawa ni Potiphar, allow me to use this word lang po, no? Tigang na. Gustong madiligan. Sabik na sabik. Sabik na sabik. At remember this, ganun din ang kaaway. Sabik na sabik ang kaaway na makita tayo mag-give in sa temptation at mag-indulge sa kasalanan. Now, may pleasure. May pleasure ang sin, pero tindi naman ng pressure. Problema sa mundong ito, ipapressure ka doon ng mundong ito. Okay, kaya nga sabi ng basa, kaya nga ginawa ni Joseph, he resists continually. Kasi day after day. So araw-araw, isipin mo yung battle na kinakaharap ni Joseph, araw-araw nandoon, ang kulit. Diba? Naranasan ka na po ba yung may ganun makulit sa inyo? Tapos araw-araw mo tinatanggap, di ba nakakainis? Pero sabi ni Joseph, no. 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 Pero kung Pilipino daw yon, no. No. Yes. Joke lang, di ba? Kaya sabi ng James chapter 4, verse 7, submit yourselves then to God, resist the devil, and he will flee from you. There's a call of to respect. I love what James said po dyan, no? Kasi it's so hard to resist if we are not submitting first, if we are not submitting ourselves first to God. Because why? Because by our own strength, we will give in. Kaya napakalaga na pasakop mo yung sarili mo sa Diyos. So that you will be able to resist the devil. And sabi ng Bible, and he will flee from you. 1 Peter chapter 5, verses 8 to 9. Be alert and of sober mind. Your enemy, the devil, prowls like a roaring lion, looking for someone to devour. Sabi doon, verse 9, resist him, standing firm in the faith, because you know that the Lord, that the family of believers throughout the world is undergoing the same kind of suffering. So resist. Diba? Learn to resist. Learn to say no, but not just once, but every day. Because your no today doesn't guarantee your no tomorrow. At yung saying yes to God also today doesn't guarantee also that you will say yes to God tomorrow. Kaya nga, you practice to say no every day. Amen? Number one, ulit yung number one is this, is refuse the, number two, remember God. Number three, eh paano pag ganito? Minsan darating ka din sa buhay mo na, ginawa mo naman yung tatlo eh. Niresist mo, pero tao ka. I'm not saying ito as an excuse, pero as a reality na tao ka. At maaari dumating ka na sa punto na, andun ko na sa brink na konti na lang mag-give in ka na. Sabihin natin na yung temptation to, pumasok yung temptation sa buhay mo, nung pagod ka, may problema ka, tapos nais mong makaranas ng comfort, at nandun ka na sa point na ano ka na, babaksak ka na talaga sa temptation. Anong gagawin mo pag nandun ka na? Dito papasok yung number four. Ready na kayo? Sabi mo sa katay mo, ready ka na ba? Number four is this. Run. Takbo. Sabi mo nga sa katay mo, takbo. Di ba yung takbo na parang takot na takot ka, na tumatakbo ka pala because why? Alam mo, mapapahamak ka. Verses 11 to 12. One day, sabi ng scriptures, one day, di ba, he went into the house to attend to his duties. Sabi ng Bible, walang tao. And none of the household servants was inside. At mamaya yun pala, may nagtatago yung asawa ni Potiphar. Tapos mamaya mabigilang may bumulaga-bulaga. Halika dito. Come to mama. Verse 12, sabi na, and she caught him by his cloak and said, come to bed with me. Diba?
May matching dila-dila pa, gumaganon. But what happened? But he left his cloak in her hand and ran out of the house. Tumakbo. Amen. May ilang tumakbo pero sinarado yung pinto. At nag-pray, sabi ko, Lord, thank you for this food. In Jesus' name, amen. Yan. Buti na lang daw hindi Pilipino yun, no? Now, Joseph ran. At natanong kasi, Pastor, bakit kailangan tumakbo? Di ba, Pastor, dapat harapin? Mali. May ilang ganito ginagawa. Kapag problema, tinatakbuhan. Pero pag temptation, hinaharap. Mali. Ang temptation, ang tinatakbuhan at ang problema, ang hinaharap. Amen? Now, why run? Tanong mo sa katabi mo, why run? Because why? Because there's no one strong when it comes to temptation. Lahat tayo mahina. Kung sabi, di kaya ko yan, di ako babaksak dyan. Diyan ka mag-ingat. Si David tanong, kailan siya tinira ng kaaway? Si Samson, pinapakita kasi ng Bible na we are too weak to face or to confront temptation. And the best way to be victorious against temptation is to flee or to run away from it. Takbo palayo. Yung takbong wala nang di nalilingon. Kasi bakit? Tanong sa akin, bakit? Matatapake. There's no strong when it comes to temptation. Pastor, ikaw, malakas sa temptation? Hindi, mahina ako dyan. Alam ko nga kahinaan ko eh. Kaya nga, we are too weak to face or to confront temptation. Kaya nga, be, ang sinasabi ng Bible ganito, takbo. May ilan nga, ganito pa ginagawa, haharap sa temptation, sasabi pa, I can do all things. O mapapa, you can do all things ka nga. Kaya nga, very instruction ng Bible when encountering temptations is not to face it or nor confront it, but to run away. Sabi nga, run away. Or flee. Now, because why? Ang ganda nung inaaral ko yung word na flee. Now, flee in Greek is the word fugo, which literally means to run away. Or by implication, to shun. Itaboy mo. Or by analogy, to vanish or to escape. Tapos, yung word na flee, papaano ito ginamit ni Pablo in a form of an imperative word. Pag sinabi mo imperative, yun talaga yun. It is a must. Kumbaga, no option. It is a must to run away every time that we face such temptation. Kaya nga, the Greek for this imperative may suggest that one must continually run away from sexual sinning. Meaning, tuloy-tuloy ang pagtakbo. Hindi ka talaga titigil tumakbo. Pero kung tatakbo ka palayo sa kasalanan, make sure na may tatakbo ka papunta. At kanino ka pupunta? Kay Lord. Marami kasi tumakbo pala yung sa kasalanan, pero di naman tumakbo kay Lord. Kaya mamaya-maya, babalik ulit sa kasalanan. Kaya nga, if you want to run away from sin, run to God. Kasi bakit? Ano sa akin, bakit? Kasi ang temptation, gumagapos yan eh. Lumilinger yan, lumayakap yan. At hindi ka pakakawalan yan. Problema mo, kapag nag-giving ka sa isa, hindi lang isa yan. Susunod-sunod rin ganyan. Bigyan mo daw ang demonyo ng isang maliit na butas, palalakihin niya yan. Kasi kapag nagapos ka ng temptation, mahirap nang pumiglas. Tapos, mahirap ka pang makatakas. Kasi i-entangle ka. Kaya nga, bago ka pa ma-entangle sa temptation, bago ka pa mag-give in, takbo na. Pastor, di ba yung pagtakbo para sa mga duwag yun? Okay lang kung tawagin na duwag. Kasi bakit? Tandaan nyo, hindi rin lahat ng laban nilalabanan mo. At isa sa mga laban na hindi mo dapat labanan, yung temptation, takbuhan mo siya. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tapos yung pagtakbo mo, ay parang nakasalalay na ang buhay mo dito. Na parang nasa bingit ka na ng kamatayan na talagang ayokong mamatay, ayokong mahuli, takbo na. Takbo palayo,
tandaan mo that running away from temptation may be not the bravest thing to do, 'di ba, in front of other people. Kasi why? 'Di ba? Okay lang 'yan, 'di ba? Wala namang makita sa tayo-tayo lang naman eh. Yung pala binibidyohan ka no. Tandaan mo, running away may be not the bravest, 'di ba, thing, 'di ba, in front of other people. But remember this, it is the wisest thing to do in the eyes of God. Especially when the temptation is very strong. Wait lang po, nag-alarm na. Okay? When the temptation po is very strong. Sabi ni Pablo sa mga taga-Korinto, which is problema ng mga taga-Korinto yan, in 1 Corinthians chapter 6, verses 18 to 20, yan ang sabi ni Pablo, flee from sexual immorality. All other sin a person commits are outside the body, but whoever sins sexually sins against their own body. Verse 19, do you not know that your bodies are the temples of the Holy Spirit, who is in you, whom you have received from God? You are not your own. Verse 20, you are bought at a price. Therefore, honor God with your bodies. For you to remain pure, di ba, flee. Run away from sexual immorality. Run away from lustful thoughts. Amen? Ako po sa Japan, I'm living alone. Ang hirap. And that's my battle every day. That's why I choose the Lord not to stay in the house. Labas ako, looking for some activities. Because why? Ang hirap kapag ang isip ay idle. Amen? Talagang titirahin ka talaga ng demonyo. Amen? Kaya nga kailangan takbo. Itakbo mo, ilayo. Takbo ka palayo. 1 Corinthians chapter 10, verse 11 to 13. Sabi doon sa verse 11, these things happened to them as examples and were written down as warnings for us, on whom the culmination of the ages has come. Verse 12, so if you think you're standing firm, be careful that you don't fall. Verse 13, and no temptation has overtaken you except what is common to mankind. Kumbaga, lahat naman, sinasabi ng Bible, lahat naman tayo humaharap sa temptation eh. Amen? Walang klaseng temptation na masigit do sa isang tao. Iba-iba lang maaaring ang degree, iba-iba lang din maaaring gamitin ng object ng kaaway. Pero sabi ng Bible, di ba, no temptation has overtaken you except what is common to mankind. Ano sabi, and God is faithful. Sabi nga, God is faithful. And God is faithful, and He will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, He will also provide a way out so that you can endure it. Alam mo, yun naman maganda, tatakbo ka, tapos magpo-provide pa sa'yo si Lord ng way of escape. So that you not fall to sin. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya number one is refuse. Number two is remember God. Number three, resist. And number four, di ba, run. Takbo. As I end, di ba, you may be Solomon in wisdom, or David in praise, or Abraham in faith, or Joshua in war. But if you are not Joseph in discipline, you will end up like Samson in destruction. That's why choose purity. Alam mo, yung pagiging pure mo naman kasi hindi lang ikaw magbe-benefit ngayon eh. Remember, sabi ng scriptures that those, di ba, who cleanse themselves from the latter shall be used for special purposes. Amen? Kumbaga, yung pagiging, yung pagpili mo ng araw-araw to remain pure, your thoughts, in your relationships, diba? On how you look at women or how you look at men, on the opposite sex or same sex, diba, na talagang, Lord, I want to remain pure. Tandaan nyo, may benefit siya. Or sa reward. Imagine this, what if Joseph failed? Paano kung nag-give in si Joseph sa temptation? Yes, God is sovereign. Totoo yun. But, tandaan din natin that there will be consequences. Buti na lang, di ba, si Joseph, talagang mahal niya ang Lord, di ba, talagang dinisiplina niya ang kanyang sarili. And what happened, di ba? Because of that, na-prepare yung land of Egypt na magiging safe haven, di ba,
for the people of Israel. Kasi kung hindi, mamamatay sila dun sa famine eh. Walang Israel sa mapa. Ganon din sa atin, sa buhay natin. Pag nag-fail tayo, yes, God is sovereign pa rin naman eh. Pero tanda natin, there will be consequences. At minsan, ang masakit sa consequences kasi, talagang it would be lasting. That's why choose to be pure. Amen? Tatayo po tayong lahat at tayo po ngayon ay mananalangin. Amen? Number one ulit, number one is refuse. Practice to say no. Sabi mo nga, no! No! Oh, tigas na, kanina lambot ah. Diba? No! Number two is remember God. Balik tayo kay Lord. Pangatlo is resist. And lastly, number four is run away. Let's pray. Hallelujah. Lord, to those who are also in online, both in our online services, and also, Lord God, sa amin pong physical service, I believe, Lord God, that you want us, Lord God, to raise a generation of people. Okay, young people, young adults, and even married couples, Lord God, who will model, Lord God, who will model how to be pure in these times. Lord, sa totoo lang minsan, mapapatunong ka, Lord, how to remain pure? How to stay pure? Especially with the pressure that we are experiencing from the world. But remember, Joseph also experienced this. Katulad din tayo ni Joseph na maaaring dadaan tayo sa mga same scenario ng ating buhay. But remember this, learn to say no. Number one, learn to refuse by saying no to the offer of the devil. Practice natin mag-say no. Definitely, if you not say no to sin, you will not say yes to God. But if you learn how to say no to sin, definitely you will learn how to say yes to God. Hindi pwedeng parehong yes. Hindi pwedeng parehong no. But if you'll say no to sin. At alam mo, ganda ang sabi ng Bible that the grace of God teaches us to say no to all forms of ungodliness. To all forms of wickedness. Alam mo yung grace ni Lord, hindi lang siya sapat para iligtas ka. Pero sapat din ang grace ni Lord, enough ang grace ni Lord, powerful ang grace ni Lord upang bigyan kanya ng kalakasan to say no to sin and to say yes to Him. Maybe some of us may mga thoughts or nakasanayan natin mga bagay na but believe that you will be able to say no to those forms of kind of sin. Number two, remember God. Alalahanin mo ang Diyos. Sa mga panahon na maaaring ikaw ay nandun ka na sa point na parang magigiving ka sa kasalanan, balik ka kay Lord. Kaya ka din natitip kasi wala ka na kay Lord. Siguro kaya ka na natitip because why? Wala ka ng devotion. Nawawala na yung prayer life mo. Thinking that you can handle it on your own. But remember God. Because all forms of sin is against God. First and foremost. Every time na nagkakasala tayo, hindi lang tayo nagkakasala sa ibang tao, sa sarili natin. Pero unang-una natin nasasaktan na yung Diyos. That's why, remember that God loves you. Remember that God doesn't want you to continue to live in sin. God doesn't want you to give in to sin. Sabi ni Joseph, how could I do such a terrible thing against God? Alam ni Joseph na, yes, oo, magkakasala ako sa sarili ko at sa katawan ko at sa ibang tao. Pero unang-una ko masasaktan na yung Diyos. Kung tunay mong mahal ang Diyos, hindi mo pipiliin o gawin ang mga bagay na alam mo'y kasasakit niya. Lord, patawarin niyo po kami. Patawarin niyo po kami, Panginoon, because why, nasaktan ka namin. Panginoon, patawarin mo kami kasi why, we have offended your holiness. You have said in your word that be holy because I am holy.
God desires us to be holy. God desires us, diba? God wants us to remain pure. Because may purpose si Lord doon. So that He can use you for special purposes. Lord, we repent, Lord God, sa mga bagay na nag-i-Lord God, na nagkakost ng impurity sa buhay namin. Number 3, resist. Hindi lang isang beses, pero araw-araw. Decide today to say no. Say no every day. To sin, to wickedness, to temptation, to sexual immorality, to all forms of immorality, to all forms of wickedness. Say no to those things. Continually. Kasi why, katulad Joseph, day after day, naranasan niya yun. Pero pinili niya to resist and to say no. And lastly, kung minsan, maaaring doon ka na rin sa punto na parang mag-give in ka na talaga, alam mo, hindi masamang tumakbo palayo. Run away. Flee. Takbo ka. Takbo palayo. Takbo palayo sa kasalanan. Yung tipong yung buhay mo ay parang nakasalalay doon sa pagtakbo mo. Kasi why? Pag hindi ka tumakbo palayo, mamamatay ka. Pero kung tatakbo ka palayo mula sa kasalanan, siguraduhin mo din na tumatakbo ka palapit sa Diyos. Kasi why? Maraming tao tumakbo sa kasalanan pero hindi naman tumakbo sa Diyos. Pero ikaw, bilang isang Kristiyano, takbo ka palayo sa kasalanan at takbo ka palapit sa Diyos. Salamat po, Panginoon. Talk to God right now. Give you time. Kusapin mo ang Diyos. If you have some of us, maaaring ngayon, kinakausap ko ng Diyos ngayon. Lahat tayo. Thank you, Jesus. Huwag mo yung puso ngayon. Lord, give me a, Lord God, a pure heart. Yung pusong dalisay na nagmamahal sa iyo. Sa iyo lamang. Thank you, Jesus. Hallelujah. Taas po natin ating mga kamay. Panginoon, salamat po sa hapon na ito. Lord, teach us to be like Joseph. God, teach us, Lord God, not to commit the same mistake, the same sins. But Lord God, teach us, Lord, to remain, Lord God, in the path of purity. Because Lord, You are a holy God and You have called us to be holy. Salamat po, Panginoon, sa hapon na ito at lahat ng papuri at pagpapasalamat ay tinataas namin sa pinakamatamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. And everybody say, Amen and Amen and Amen.